Matamis na panghimagas! For today's video, mga ka-friendsy, tayo po ngayon ay magawa ng bukayo na gawa sa katawan ng papaya. At dahil nga po tumumba na yung puno ng papaya, ay lutuin po nating bukayo yan para po ay hindi naman masayang. Ay pasensya na po talaga kung ang busis ko ngayon ay medyo namamalat. At ilang araw na nga din po akong medyo busy-busyhan gawa nga po ng inapagsabay pa natin ang pagbablog. At halos nga po kaunting oras na lang ang ating nagiging pahinga. Ay buti na lang din po baya naman at makamarami din ng tawa-tawa at saka ay pansit-pansitan kaya ay ako po ay madaling gumaling. Yun po talaga ang aking inainom pagka ako'y may lagnat. Ay inasipagan po baya naman nating makamaigi habang tayo'y bata-bata pa para po pag tayo'y umidad na matanda na ay di pakapikapin na laang po tayo. At makamahirap po baya namang tumanda nang wala man laang kaipon-ipon. Mas mahirap din po kung kailang katumanda sa kakanagapilit magtrabaho. Ay wala na po sa iyong matanggap nun at ikaw ay ugod-ugod na. At minsan nga po sa sobrang kasipagan natin ay hindi talaga maiiwasang tayo ay magkasakit. Dahil hindi naman po tayo robot. At pagkatapos nga po nating hugasan yan, ilagay na po natin yan sa mainit na tubig. At saglit nga lang po nating apakuluan yan para po ay hindi malabog. Kung gusto nga po ninyong magluto ng bukayo pero wala po kayong buko, ay pwedeng-pwede po talaga ang katawan ng papaya. Dahil nga po ari ay hindi rin mapait at hindi rin makati. At sa mahal nga po ngayon ng buko, ay gana rin na lang po ang gawin ninyong bukayo. At pagkatapos nga po nating pakuluan yan ng 10 minutes, ay atin na po yung ahunin. At maglagay na nga po tayo ng asukal sa kawali at atin po yung atunawin. Nilagyan din po natin yan ng isang cup na tubig. At atin nga lang po yung haluin ng haluin para po ay hindi magdikit sa ilalim. At lagyan din po natin yan ng kaunting asin. At nilagyan din po natin yan ng isang kutsarang vanilla para po ay mabango. Ibali nga po pala 2 kilong asukal ang ating nilagay dyan. At haluin nga lang po natin ng haluin hanggang sa po siya ay kumulo. At pag ganyan na nga po yung asukal na nagakaramelize na, ay ilagay na po natin yung ating kinadkad na katawan ng papaya. At haluin nga lang po natin ang haluin yan at baka nga po ay masunog yung kanyang ilalim. Kaya naman po kung kayo'y may mga puno ng papaya dyan, ay naku po ay wag ninyong atapon. Dahil nga po kung ayaw naman ninyong gawing bukayo, pwede naman po ninyong gawing pangulam. At pwede nga rin po ninyong gawing pangmeryenda. At pag ganyan na nga po ang kanyang itsura na nagabagkat na, ay pwedeng-pwede na po natin yung ahunin. At ayan na nga po, luto na ang katawan ng papaya bukayo. Ay ari po talaga ang bukayo na mas matamis pa sa relasyon ninyo. At pwede nga po ninyong bilog-bilugin yan o kaya ay itaka ng mga maliliit, kayo na po ang bahala. Pero ang trip ko naman po ngayon ay gumawa ng malaking bukayo. Sabi nga nila, kanya-kanyang trip yan. At para nga po mas lalong sumarap ang ating bukayo, ay budburan po natin yan ng maraming linga. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan, tumigas na nga po yung ating bukayo. Ay ari pong ginawa nating bukayo ay mas malaki pa sa pagmumukha ko. Ay hindi nga lang po natin ari kayang sakmalin ang sakmalin at napakatamis nga po na rin. Ang masarap po din ay pakutib-kutib laang. Ay pariho laang po talaga ang lasa ng buko at saka po ay katawan ng papaya. Mga ka-friendsy, thank you for watching!